Tsaka medyo hindi na uso ngayon yung paglilinis ng sapatos na ilulublog pa sa tubig. Unless talagang nilubog mo sa putik yung sapatos mo, yung talagang nag-swimming ka sa kanal. Balita sa inyo at sa atin ng balita for today's episode, hindi mo na tayo lalabas dahil maglinis tayo ng sapatos. Tuturuan ko kayo kung paano maglinis ng Puma Suede gamit ang Shoe Express. Alam nyo na yung mga boss, basta panlinis ng sapatos, Shoe Express. Itong sapatos na to ay niregalo sa atin nung 2019. Medyo matagal ko na siyang hindi nagamit dahil sa kadahilanan nung niregalo sa akin to, size 7 pa lang yung paa ko, so size 7 siya. At dahil sa kadahilanan ng katakawan ay tumaba ako, nag-gain ng weight at lumaki ang paa. So maraming din naniniwala doon na pag tumaba, lumalaki yung paa. So yung paa ko ngayon is size 8.5 na, hindi na ako size 7. At dahil doon, matagal ko nang hindi ginagamit itong sapatos na to. Kita nyo naman sa itsura na matagal siyang natambak talaga. At huling ginamit ko ata to, nag-skateboard pa ako habang umuulan. So, kita nyo yung bakas-bakas ng putik dyan at sobrang dumi niya na talaga. So, ang mission natin dito, ibabalik natin yung brand new na itsura nitong Puma Suede na to. Gamit nga itong Shoe Express. So, bali, ito yung mega set nila. Available to sa Shopee at saka sa Lazada. I-search nyo lang, Shoe Express. Okay, game. Okay, anong kailangan natin para sa process na to? At saka kailangan nyo din pag maglinis kayo ng sapatos nyo. Yung Puma Suede, syempre. Bawal na may water. Shoe Express Mega Set. Yun lang yung kailangan natin kasi nandito naman na lahat. Meron ditong towel, cleaner, sole booster na rin, pampaputi ng midsole, stain remover, meron na rin brush. Ganda ng brush, oh. Pressioner. At saka itong gloves at saka yung cling wrap. Tandaan nyo yung itsura na yan. Tandaan nyo yan, mga boss. Okay, let the B-roll begin. Simulan natin sa sintas. Sa mga maglilinis dyan ng ganito din na sapatos, Puma Suede, yung ganitong material na suede, mas maarte ng konti yung mga ganitong material ng sapatos, hindi katulad ng mga mesh na talagang banat lang. Pero yung mga ganito, mga boss, medyo delicate material kasi ganito. Tsaka medyo hindi na uso ngayon yung paglilinis ng sapatos na ilulublog pa sa tubig. Unless talagang nilubog mo sa putik yung sapatos mo, yung talagang nag-swimming ka sa kanal, yun talaga, ibabad mo sa timba yung sapatos mo. Pero yung ginamit mo lang talaga sa labas, ng araw-araw, tapos napuputikan, tapos nadudumihan, ganyan, gantong itsura. Yung mga gantong mga boss, pwede na itong linisin ng gantong proseso lang. Yung alam mo yung pagkalinis, pwede na agad gamitin, pupunasan na lang. Marami ka pa resto yung mga nubak. Pero itong cleaner ng Shoe Express, may nakalagay dito sa likod na kung suede o nubak or other delicate material, may nakalagay din dito kung paano yung process ng paglilinis. So, yun yung sinusunod ko ngayon. Okay, kukus-kus-kusin lang natin to, mga boss. Wait lang, ilalabas ko na pala tong insoles. Wow! Grabe, ganito lang kalit pa ako dati. Medyo ito na siya. Ito, pupunas-punasan natin. Ayan. Okay, tapos na yung unang daan, mga boss. Ayan. Umukay yung itsura niya sa unang pasada pa lang. Nakikita nyo naman, mga boss, sa itsura niya kanina. Ayan. Konting kuskus pa para mabalik natin yung brand new na itsura talaga nitong sapatos na to. Sabihin ko sana para magamit ko ulit. Hindi na kasya. Linisin na rin natin itong insoles niya. Alright. Round 2. Puting-puti na ulit siya kesa yung itsura nung bago natin siya linisin kanina. Okay, so ang problema na lang natin, mga boss, itong sintas. So ang gagawin na lang natin dito, itong tira na cleaner, ibababad na lang natin siya dito, mga boss. So ayan, lulublob nyo lang dyan. Tapos
kukuskusin lang natin to ng ganyan. Ayan, so nakikita nyo na agad, nahulog yung dumi. Ayan, madumi na agad yung bowl. Ayan, nakikita nyo, nalalaglag yung dumi niya. So, ganyan lang yan mga boss. Tapos, pipigaan lang natin saglit. Tapos, pwede natin ikabit. Bago pala natin tapusin to mga boss, make sure na na-check out nyo na yung bago nating merch. Itong pang still learning na Ghost Rider na full print din na naka-pro club. So, available to mga boss sa shopee.ph/stilllearning. So, ito yung tsura niya para makita nyo pag suot. Large to. So, available to ng small hanggang double XL pero dahil oversized siya, pwede rin mga triple XL. Okay, so ikabit na natin itong sintas. Quick update lang mga boss sa daily vlog natin. Yung ginawa natin lang sa kahapon, nagawa ko na kanina. Nandun na yung PC. Ito yung clip. Ito na lang yung last step, yung freshener para mabango. Ginagamit to kapag every pagkatapos nyo gamitin yung sapatos nyo bago nyo ilagay sa shoe rack. Ispray nyo na ito para hindi tumira yung amoy kung mabaw man yung paa nyo. O para hindi rin bumaw yung paa nyo. Legit! Yung presyo na nila amoy brand yung sapatos talaga. Okay, so hanggang dito na lang muna mga boss. Ito na yung final B-roll para makita nyo yung improvement. Yung mukhang pwede na ulit gamitin. Mukhang bago na Puma Suede. At pagkatapos natin dito sa Puma Suede, dilinisin ko na din. Tignan yung inabot niya kagabi. Nung nag-electric skateboard tayo, pauwi ng umuulan. Ito yung napuruan kasi nandito yung gulong sa likod. Lilinisin natin to mga boss pagkatapos natin sa Puma Suede. Pogi ka ba din? Maraming salamat sa pagsama sa video na to. At yun, sana nga napakita ko sa inyo kung paano linisin ang Puma Suede nyo na sapatos. At kung anumang sapatos yung marumi sa inyo dyan sa bahay nyo para magamit nyo na rin. Parang ito. So, ganito lang muna mga boss. Maraming salamat sa pagsama sa araw to. At maraming salamat nga sa inyong lahat ng mga boss ko. So, kung di ka pa isa sa mga boss ko, i-hit subscribe button boss. At maraming salamat ulit mga boss sa pagsama sa araw na to. So magandang lang lang, kita-kita ulit tayo bukas. Okay, nilinisin ko pa tong baby boy na to.